Ang Mahiwagang Kabayo. Noong unang panahon sa bansang Persya sa palasyo, nagpapakita ng talento sa hari ang lahat ng mga artista, manggagawa o sino man sa kaharian. Kapag natuwa ang hari, magbibigay siya ng gantimpala. Isang araw, isang manlalakbay ang humarap sa hari at ipinakita ang isang artipisyal na kabayo. Kamahalan, wala ka nang makikitang iba pang bagay na kasing ganda ng bagay na ito. Pero kahit sino, kaya rin gumawa ng laruang kabayo. Pero hindi ito isang laruan lamang, kamahalan. Kapag sumakay ako sa likod ng kabayong ito, kaya niya akong dalhin sa pinakamalayong bahagi ng mundo, sa pinakamabilis na oras. Ipinakita ng malalakbay ang galing ng kanyang makinang kabayo, namangha ang hari at gusto niyang bilhin ang kabayong ito. Kamahalan, hindi ko pwedeng basta ibigay ang mahiwagang kabayo para lang sa salapi. Ganun ba? Sige, sabihin mo, anong pwede kong ibayad para sa kabayong yan? Sandaling nag-isip muna ang estranghero, saka pumayag na ibigay na lamang ang kabayo ng libre kung ibibigay ng hari sa kanya ang kamay ng prinsesa. Papayag na sana ang hari, pero biglang dumating ang kanyang anak na si Prinsipe Darius at pinigilan ang hari. Patawad, ama, pero hahayaan mo lang bang pakasalan ng lalaking ito ang kapatid ko para lang sa isang laruang kabayo? Napahiya ang hari, tumanggi ito at sinabi sa kanyang anak na suriin ang kabayo. Hinarap ni Prinsipe Darius ang kabayo. Sumampa siya sa upuan at hinila ang pihitan. Sa isang iglap, lumutang sa ere ang kabayo. Namangha ang hari, pero naisip niya na pwedeng masaktan ang kanyang anak sa pagkakalutang. Inutusan niya ang mga kawal na dakpin ang manlalakbay at ikulong. Doon sa itaas, nakarating si Prinsipe Darius sa ibabaw ng ulap ng napakabilis. Hinila niya ang pihitan upang patigilin ang kabayo, pero walang nangyari. Sinuri niya ulit ang kabayo at may isa pang pihitan. Nang galawin niya ito, nagsimulang bumaba ang kabayo. Malapit na sa lupa ang prinsipe. Naghanap siya ng lugar na pwedeng babaan at binaba niya ang kabayo sa ibabaw ng isang palasyo. Bumaba siya mula dito. Nagising ang prinsesa dahil sa ingay na narinig niya sa bubong. Inutusan niya ang kanyang kawal na dalhin sa kanya ang pangahas. Dinala nga siya ng kawal sa prinsesa at lumuhod siya sa harapan nito. Patawad, mahal na prinsesa, kung nabulabog kong pagtulog mo. Anak nga pala ako ng isang mahari. Ibig sabihin nun, ako'y isang prinsipe at yun ang mahalagang bagay tungkol sa akin. Siya si Princess Nadia, anak ng hari ng Bengal. Natuwa ang prinsesa pagkarinig sa kanyang mga naging karanasan. Paglipas ng ilang araw, nakilala pa nila ang isa't isa at di nagtagal, nagkaibigan. Isang hapon, sinabi ng prinsipe, Mahal ko, dapat siguro na bumalik na ako sa aming kaharian. Hihingin ko ang basbas ng aking ama para sa ating kasal. Saka dapat nga rin malaman na hindi ako pinahamak ng mahiwagang kabayo. Gusto mo sumama? Pumayag siya. Kinabukasan, nilapitan nila ang mahiwaga at mapanganib na makinang kabayo. Hinila nila ang pihitan at umalis. At sa kalahating oras, narating nila ang kapitolyo ng Persya. Dinala muna ng prinsipe ang prinsesa sa isang kubo sa gubat malapit sa palasyo. Dito ka muna, mahal. Palalayain ko ang gumawa ng kabayo bago siya maparusahan. Sasabihin ko na rin kay ama na hindi pa ako patay. At higit sa lahat, ipapaalam ko rin sa kanyang tungkol sa'yo. Maghahanda siya ng isang magarbong kasiyahan para sa'yo. Pagkatapos nito, sasabihin kong pakakasalan kita. Pinaliwanag niya kung paano paganahin ang makinang kabayo kung sakaling kailanganin niya para maging ligtas habang mag-isa. May magnanakaw na nakarinig ng buong pag-uusap nila. Hindi natin siya masisisi dahil nandun sila sa kubo niya. Tingnan mo nga naman ang swerte! Isang prinsesa at isang mahiwagang kabayo! Dadalhin ko siya sa Sultan ng Kashmir! Makakakuha ako ng gantimpala at akin na lang ang kabayo! Hinintay ng magnanakaw na makaalis ang prinsipe sa gubat at hinuli niya ang prinsesa, iginapos at isinakay sa mahiwagang kabayo. Sumakay siya at hinila ang pihitan gaya ng sinabi ng prinsipe. At agad na lumutang sa ere ang kabayo. Habang nasa gubat, nagulat ang prinsipe nang marinig ang pag-iyak ng prinsesa habang lumilipad sa ere. Pero wala naman siyang magawa.
Masaya ang hari sa pagbabalik ng anak. Iniutos niyang palayain ang gumawa ng laruan. Naintindihan niyang kailangang umalis ng anak. Determinado ang prinsipe na hindi bumalik hanggat hindi nababawi ang prinsesa. Namangha naman ang sultan ng Kashmir sa magnanakaw at ginantimpalaan ito. Inihatid niya naman ang prinsesa sa kanyang palasyo. Kinabukasan, pinag-utos niya na sabihin sa prinsesa na maghanda para sa kasal sa araw na yon. Isang paraan lang ang pwede niyang gawin. Kaya naman nagpanggap siya at umarte na parang wala sa sarili at nasisiraan ng bait. Nakarating sa sultan ang pagbabago ng prinsesa. Nag-alok siya ng gantimpala sa doktor na makakagamot sa kanya. Samantala, naglalakbay naman si Prinsipe Dario sa iba't ibang bansa, hindi alam kung saan pupunta. Dahil wala na sa kanya ang kabayo, halos mawala na siya ng pag-asa, kaya naupo siya sa isang bato. May mga magsasaka na nagkwento sa kanya tungkol sa prinsesang nabaliw sa araw ng kasal niya sa Sultan ng Kashmir. At nabuhay ang pag-asa sa puso ng prinsipe. Ito na nga kaya ang prinsesang minamahal niya? At determinado siyang alamin. Pagdating niya sa siyudad ng Kashmir, nagsuot siya ng damit ng manggagamot. Nagpanggap na doktor si Prinsipe Darius at sinabi sa sultan na kaya niyang gamutin ang prinsesa, ngunit dapat niyang kausapin ito mag-isa. Pumayag ang sultan. Pagdating niya sa kwarto, hinawakan niya ang kamay ng prinsesa at sinabing, "Ako to, si Prinsipe Darius ang mahal mo. Balat kayo lamang ang damit na ito." Buong pag-iingat at pabulong na ikinuwento ng prinsipe sa kanya ang buong detalye. Saka nito pinuntahan ang sultan. "Kamahalan, mahal na sultan. Maliit lang ang posibilidad na mailigtas ko siya at maibalik ko sa katinuan. Baka may nahawakan siyang mahiwagang bagay o napanood na palabas nung bata pa. Kung hindi ko masusuri ang mahiwagang bagay na yon, hindi ko siya magagamot." Naalala ng sultan ang mahiwagang kabayo. Pinakuha niya ito at pinakita sa manggagamot. Pagkakita sa kabayo, sinabi ng doktor, "Mukhang ito na nga ang mahiwagang bagay na siyang nagsumpa sa prinsesa. Dalhin niyo sa kwadra sa labas ng palasyo ang kabayo. Papuntahin niyo rin doon ang prinsesa at sa loob ng ilang minuto, gagaling na siya." Nang umaga, inilipat sa gitna ng kwadra ang mahiwagang kabayo. Humiling ng lente ang prinsipe sa paligid ng kabayo para sa liwanag. Nilabas ang prinsesa at hinatid sa kabayo. Sinakay siya ng prinsipe sa kabayo. Umikot siya sa paligid nito at nagsaboy ng itim na pulbos na nakalikha ng mga usok sa paligid ng kabayo para walang makakita sa prinsesa at sa kabayo. Habang nababalot ng usok, sumakay sa kabayo ang prinsipe. Hinila ang pihitan at lumutang ang kabayo sa ere. "Mahal na sultan, hindi kailanman mabibili ng kahit anong salapi ang puso ng isang babae." Nang araw ding iyon, matiwasay na nakarating sa korte ng Persia ang prinsesa at ang prinsipe. Nagalak ang hari sa pagbabalik ng kanyang anak at nagpahanda ng piging. At namuhay ng masaya ang prinsipe at ang prinsesa. Pati na rin ang manlalakbay. Ang wakas. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment!